magandang hapon! Gaya ng tinanong ko sa inyo kahapon, may mga natira pa ba kayong mga notebook o papel na pwede pong gamitin? May mga gamit pa ba kayo na maaari pang magamit sa darating na pasukan? Tungkol kasi sa recycling na mga lumang gamit natin sa school ang pag-aaralan natin ngayon. Nakakatulong kasi ang recycling pagdating sa pagtitipid. Ang mga kagamitang maaari pang gamitin ay makakatulong di lang sa ating sarili, pati na rin sa ating mga magulang. Kasama namin si Kuya Bliss para sa mga bagay na ito. Magandang hapon po, Kuya Bliss. Magandang hapon, Bensi. Bukod po sa pagtitipid, ano po ang naitutulong ng pagre-recycle ng mga gamit namin sa school? Ang pagtitipid sa mga gamit, nakakatulong to para makasave tayo ng money. Ngayon, nire-recycle natin yung mga gamit sa school para makatulong tayo sa mga magulang natin. Kaya kami sa Stabilo, meron kaming mga products na nire-recycle namin na magagamit natin ulit para sa mga school natin. Paano po kami makakatulong pagdating sa pagre-recycle ng aming mga kagamitan? For example, syempre, dapat unang-una marunong kang magtitid. Kung bibili ka ng bagay, like sa mga school supplies, ang bibilin mo dapat yung mga refillable na items. Like sa amin, sa Stabilo, meron kami mga bagay, like yung Stabilo Boss, refillable siya. Hindi mo na siya kailangan pang bumili ka ulit dahil yung natawag natin ink, yun na lang ang bibilin mo from time to time. So, nakaka-save ka sa pagbili ng isang gamit ulit kasi nagiging wise spender ka na. Ano po ba ang may papayin nyo sa mga batang tulad ko tungkol po dito? Siyempre, sa mga batang katulad mo, dapat unang-una nakikinig tayo sa mga magulang natin. Pag meron tayong pinabili sa kanila, alam natin kung ano ang usage nito, especially sa school. And syempre dapat iniisip natin yung binibili natin is kung safe ba natin gamitin to o hindi. Curious lang po ako. Safe po ba sa aming mga bata ang mga hinahalong sangkap sa mga bagay na ginagamit po namin katulad nito? Oo naman, Bensi. Kami sa Stabilo, meron kaming tinatawag na European Conformity Standard wherein yung mga sangkap na ginagamit namin sa paggawa ng mga products namin ay non-toxic. Unang-una sa lahat, nabanggit ko sa iyo kanina, recyclable yung mga items namin. Katulad nitong lapis na to, wala tong lead. Ginagamit namin itong graphite pencil na to, meron siyang clay. So, ibig sabihin nun, very safe siya. Tulad din ng mga ginagamit mo kanina habang nagdo-drawing ka, itong mga coloring pencils na to, very safe siya kasi washable siya. So, pagka nagdo-drawing ka o gumagawa ka ng homework mo, nasulatan mo yung kamay mo, pwede mo siyang hugasan agad. Maraming salamat po, Kuya Bliss! Walang anuman, Ben. Sana marami kang natutunan sa pagbisita sa amin dito sa Stabilo. Nice one! O mga bata, tandaan palagi ang pagre-recycle ng mga gamit na maaari pa natin pakinabangan ay isang paraan upang makatulong tayo sa ating mga magulang. Sa pamamagitan din ito ay nakakatulong tayo sa ating kapaligiran at nagpapakita din ito ng pagpapahalaga ng bigay sa atin ng Diyos. Kids, kailan ba kayo madalas gumawa ng assignment? Saan niyo ba ginagawa ang mga ito? Sa bahay o sa paaralan? Ano nga ba ang dapat? Gusto niyo bang malaman? Yan ang pag-aaralan natin bukas kung loloobin ng Diyos. Kaya samahan niyo ulit ako dito lang sa Bensi Bibo! Bibo!